sa kabilang banda si Martin. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita kong pinakamagandang babae na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Na nakatakip ang aking mga braso sa kaniyang katawan. Araw-araw pakiramdam ko na akong pinakamaswerteng lalaki sa buong buhay na makasama si Claire. Si Claire ay kamangang-mangha, maganda, mabait at maalaga. At hindi ko pa nasasabi kahit kanino, pero iniisip ko na pakasalan ko siya. Medyo matagal na kaming nagdi-date. Mahal namin ang isa't isa. To disturb my planning, my phone goes off. It's Theo. Hi. Good. Hindi man lang eh ako pinatapos. See the news. Nakita mo na ba? Nasaan ka? Isang oras na kitang tinatawagan. Tinatawagan ka rin ni Scott at Peter. Where are you? Literal na sumisigaw siya ng walang tihin. Okay. So anong nangyari? At sinisigawan mo ako at 7 morning ng umaga. Tinanggal ko ang kumot ko at pumunta sa balcony para hindi maistorbo si Claire. The deal you signed with Mr. Smith. What were you thinking? Did you even check what was written in the clauses? Or you just signed it in the sleep? Siyempre binasa ko. Wait, sandali. Hindi ko binasa sa sarili ko, pero pinagdaanan ito ni Claire ng maingat. Sabi niya, good to go na ang deal. And to the top of that, when I had meeting with Mr. Smith, pumayag siya ng mga terms ko. Oh my God, Martin. Anong ginawa mo? I get that Claire is your girlfriend, but professionally, you should have checked the deal by yourself. Why, what happened? Can you just tell me already? Ang kasunduan na iyong pinirmahan ay nagsasaad ng bagong pakikipag sa palaran sa negosyo. Sa inyong sinimulan kay Mr. Smith sa Chicago, 75% ang kita pagkatapos ng buwis ay mapupunta sa kanya. Ikaw ay magsisilbi lamang bilang isang ahente. Dagdag pa, lahat ng mga gastos ng construction ng opisina sa Chicago ay ganap na magmumula sa Francisco Clothing. Naputo lang ang isip ko. Ano ang sinabi niya sa akin? Totoo ba ito? O ito isang bangungon? Pakisabi sa akin na gumagawa ka lang ng ilang mga kalokohan. Sabi ko sa kanya, I wish, Martin, but right now, just reach the office. We have to find a legal solution to it soon. Kasi yung mga investor natin, shareholders, agitated na about this decision. Oo, pupunta ako. And please bring Claire. We will have to talk to her because she was the one who read the deal papers. Do you think she's involved in this? Tanong ni Theo. At saglit akong natulala. Paano ako hindi magtitiwala kay Claire? Ang mahal ng aking buhay. Paano niya magagawa ito para sa akin? Sa kumpanya. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho ko at ang kumpanya ko. Hindi niya ito magagawa. Ngunit paano ito nangyari? She was the only one who read the clauses. I don't know, Theo. We'll reach in 30 minutes. As soon as I got off the phone, I went inside the bedroom to see Claire, still peacefully sleeping. She is a heavy sleeper, I must say. Claire, gumising ka na. 5 minutes pa, please. Bumulong siya sa akin. Claire, may emergency. Kailangan na nating umalis papunta ng opisina. Sabi ko at nagsimulang maghanda. Ano? Anong nangyari? Agad siyang bumangon. The deal with Mr. Smith. It's all haywire. The clauses which we put are absent. And all the clauses present are absolutely not beneficial to us.
That's why our investors and shareholders are demanding us to cancel the deal. Ano ba talaga? Paano ito nangyari? Paano ito nangyari, Martin? Binasa ko ang file na binigay mo sa akin. I mean, not right now. Kailangan muna natin makarating sa opisina. Hindi man lang pinansin ni Martin ang paliwanag ko. Tumango ako ng mahina. To be honest, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sana pagkatiwalaan pa ako ni Martin dito. Ayaw ko talaga maghinala kay Clem. Alam kong hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Siya ay may ginintuang puso. Kahit kailan. Hindi niya pinagalitan ang mga juniors niya sa kumpanya. Paano niya ito magagawa? Ang unang bagay na gagawin ko ay susuriin ang CCTV footage sa aking opisina. Walang makakaalam na may CCTV camera sa loob ng opisina ko. Bawat sulok ng building ng kumpanya ay natatakpan ang CCTV. Pero ang opisina ko gaya ng iniisip ng lahat. Nakarating kami sa Francisco Clothing. Nakatingin sa akin si Claire na may tensyon sa mukha. Alam ko yun. Pero hindi ko pinapansin siya. Ayokong sigawan siya dahil sa masamang ginawa ng iba. Pagdating namin sa opisina, nandoon na sina Theus, Kat at Peter. Kakausapin sana ni Peter si Claire, pero pinigilan ko siya. Before anything else, I was going to check the CCTV footage here in my office. Wait, ano? May CCTV camera ka dito? Gulat na sabi ni Scott. Yes, I do. Now come on. Claire, please sit down. Nakita ko si Claire na kinakabahan. Gusto ko sana siyang yakapin ng mahigpit. Paanong hindi namin alam ang tungkol dito, Martin? Tanong ni Peter. Hindi ngayon ang oras para dito. Sabi ko habang sinisimulan ang CCTV footage nung araw na ibinigay ko ang file na iyon kay Claire. Lahat kami ay tumitingin ng mabuti sa footage. Ayaw namin makaligtaan ang isang detalye ng araw na iyon. Nakita namin si Claire na papasok sa loob ng opisina ko ng 3:35 p.m. Itinago niya ang file na iyon sa loob ng aking unang drawer. Pagkatapos noon, lumabas na siya sa opisina ko. At 4:13 p.m., nakita namin si Henry Panning na papasok sa loob ng opisina ko. Bakit siya nandito? Hindi ko siya tinawagan. Kahit wala ako. Wait. Kinuha niya ang file ng deal ni Mr. Smith. Pinapalitan niya ng file. At pagkatapos ay dinala niya ang totoong file sa kanya. Bakit niya ginawa ito? How dare he betray me and my company? Wait. Wait a second. Ibig sabihin wala talagang ginawa si Clem. Gaya ng naisip ko. Habang tinitingnan ko si Claire ay naliligaw siya sa sarili niyang pag-iisip. Medyo niyugyug ko siya. What are you thinking, love? Martin, I mean, do you believe now na wala akong kinalaman dito? Please understand, I would never do this to you or anybody for that matter. Ramdam ko ang pagkadesperado sa boses niya. Kawawang Claire. Tuluyan ko na siyang hindi pinapansin simula ng umaga. Claire, please get this, that I never doubted you. Never. I was not talking to you. Kasi, first, I was tense myself thinking, who and why would someone do this? Pangalawa, ayaw kong sigawan ka na hindi ko alam dahil sa isang tao. Kaya wag mong isipin na hindi kita pinagkakatiwalaan, Claire. At lubos kitang pinagkakatiwalaan, mahal ko. Sabi ko habang kinukulong ang mukha niya. Humikbi si Claire at sinabi, thank God, Martin.
I love you too. And thank you for trusting me. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang sandali na hinihintay ko mula umaga. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Bulong ko habang tinatapik ang likod niya. Okay, wala na tayong natitirang issue, guys. So if you just stop your lovey-dovey stuff for some time, we have got some ass kicking to be done, sabi ni Scott. Natawa naman si Claire sa sinabi ni Scott. Nakalimutan ko na may audience pala kami. Titingnan ko kung naroon si Mr. Henry Fanny o nakaalis na sa lungsod. Denial ko ang reception ng finance department. Hello, Francisco Clothing, finance department. How may I help you? Ako si Mr. Francisco, na nagsasabi na ipadala si Mr. Henry sa aking opisina. Hello, Mr. Francisco. I'm afraid Mr. Fanny is on leave for a week. Okay. Ipadala ang lahat ng material na itinago niya sa kanyang lugar ng trabaho, maging ang kanyang laptop. We'll be on it, sir. I kept the phone. As I suspected he is on leave, I said to all, but why need to talk to him? He can directly sue Smith. Of course, he is involved in this. Yes, we are going to do that. But I also need to find Mr. Fanny. He was my employee. I used to pay him. At niloko niya lang ako. Kailangan niyang bayaran ang lahat ng ginawa niya sa akin. Sabay hampas ko ng mesa. Sa kabilang banda si Martin. Ngayong araw, magpo-propose sana ako kay Claire. O maniniwala ka ba? Kaya ko naman dahil ito ang matagal ko nang gustong gawin. Mahal na mahal ko si Claire. Gusto ko siyang nasa tabi ko habang buhay. Sana sabihin niya oo. I mean, alam kong mahal niya ako. Ngunit maaaring isipin niya na ang pagpapakasal ay isang mahalagang desisyon. At maaaring isipin niya na ito ay mabilis. Pero kahit anong mangyari, mamahalin ko siya hanggang sa walang hanggan. Kahit kung maghintay sa kanya habang buhay, ang tanging bagay lang ay dapat maging masaya siya. Anyways, nagpadala na ako ng damit para kay Claire. Sinabihan ko si Natalie na siguraduhing isusuot niya ang damit na iyon. Ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Sigurado akong magiging maganda siya sa damit na iyon. Magsusuot ako ng suit na bagay sa kanyang damit. Nakapag-ayos na ako para sa proposal. Ito ay gaganapin sa pinakamataas na palapag ng Empire State Building. Oo, madalas kaming pumunta doon ni Claire para mag-date. Isa ito sa mga paborito naming spot para sa mga date. Magkakaroon ng maraming tao pagkatapos ng panukala na isaalang-alang at umaasang sasagutin niya ako ng oo. Sina Mami, Daddy, Emilia, Seb, Theo, Scott, Peter, ang kanyang kuya, si Tessa, si Natalie, si Carter, at Mia. Ang lahat ng ito ay mula sa aming pamilya at mga kaibigan. Ang iba ay paparazzi at kaunting reporter mula sa iba't ibang magazine. Gusto nila magkaroon ng panayam pagkatapos ng proposal. Sana maging maayos ang lahat. Sa kabilang banda si Claire. Pinipilit ako ni Natalie na isuot itong damit na ibinili niya sa akin. Hindi naman masama ang damit nito. Makikipag-date lang ako kay Martin. Hindi sa isang award show, I guess. I didn't have any other choice to her constant. And should I say successful pestering? Okay, fine. I will wear the dress. Napakagandang damit talaga. Excited na talaga ako sa date. Ito ay isang normal na date. Ngunit hindi normal sa pakiramdam na kasama si Martin.
nakaka-excited na pakiramdam. Habang nagbibihis ako, dumating ang driver ni Martin para sunduin ako ayon sa sinabi ni Martin. "Pwede mo ba sa akin sabihin kung saan tayo pupunta?" tanong ko. Because Natalie had blindfolded me. "Yes, you can guys believe this." "Hindi po, ma'am. Utos ni Sir na maging maingat sa lahat ng bagay." "Oh my gosh, papatayin ko si Martin." Humihingal ako. "Gisingin mo ako pagdating natin. Anong gagawin ko?" Nakapikit na talaga ako. "Matulog na lang ako." "Sure thing, madam," sabi ng driver. Sa kabilang banda si Martin. Maaari nandito na si Claire anumang minuto. Alam kong madidismaya siya dahil sa sinabi ko kay Natalie na i-blindfold siya. Knowing Claire, she must ask have 100 questions to Natalie, asking why she need to be blindfolded. Nakita ko na ang sasakyan na paparating na sila. "Halika, Martin. Kaya mo iyan," sabi ko sa aking sarili. Nang huminto ang sasakyan, binuksan ko ang pinto. Napapikit si Claire ayon sa plano. "Claire, tara na." Hinawakan ko ang kamay niya sa kamay ko. "Martin, ano ba ito? Bakit nakatakip ang aking mga mata? It was so frustrating." Bumaba siya. Alam kong darating ito. "It's matter of few more minutes, Claire. Please come with me," sabi ko habang inaakay ko siya sa entrance. "Ilang oras pa?" tanong ni Claire. Alam kong naiinis siya, pero wala akong magawa. "One more minute, sweetheart. Malapit na tayong umabot. Saan mo ako dadalhin? Sa space o ano?" tanong niya. Napangiti ako sa sagot niya. "Karaniwang, Claire. Sige, buksan mo na ang blindfold mo." Pumesto ako sa likod niya. Nasa harap niya ang decoration. Sa kabilang banda si Clem. Binuksan ko ang blindfold ko. At oh my God, ito ay isang napakagandang decoration. Sandali, nasaan si Martin? Nagawa niyang lahat ng ito. Lumingon ako at nakita ko si Martin na nakatingin na at nakangiti sa akin. "Martin, lahat ng ito." Hinawakan ko ang braso niya. Naging emotional na ako. "Hintayin mo ang actual surprise, Claire." "Meron pa?" tanong ko sa kanya. "Oo naman, Claire. I love you. I love you so much. Words will always fall short to express my love for you. But we'll try. You are literally the best thing ever happened to me. I'm grateful that somehow in this crazy universe, with infinite possibilities, destiny paved the way for us to meet. Alam mo na nasa tamang lugar ako para makasama ka habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Pakasalan mo ba ako?" Oh my goodness, Martin. Nag-propose na ang love of my life. Ito ay masyadong napakalaki. Pero alam ko ang sagot sa tanong niya. "Yes. Yes, I will marry you, Martin." Napasigaw ako. Hindi nag-aksaya ng oras si Martin para isuot ang singsing sa aking daliri at ilapat ang kanyang labi sa labi ko. Ang tanging bagay tungkol sa halik na ito ay ang pinakamahiwagang naranasan namin. "I love you, Claire. Thank you so much. You have made me the luckiest, happiest man. I promise to love you and cherish you forever." Sabi ni Martin na humiwalay sa halik. "I love you too, baby. Can't wait for the new start with you by my side. You are my forever and always." Nagdikit ang noo namin sa isa't isa. Mga luhang tumadaloy sa aming mga mata. Masayang luha.
pareho kaming nakaramdam ng pagkahilo. Nakatayo lang kami habang hawak ang isa't isa. Congratulations guys! Nakarinig kami ng napakalaking tunog. At maraming tao ang pumasok sa kwarto. Si Kuya at Tessa, si Theo at Scott, at iba pang kaibigan at pamilya ni Martin, ang kanyang mommy at daddy, at ang kanyang mga kapatid. Lahat ay binati kami. Ang lahat ay napakasaya at emosyonal sa parehong oras. Lalo na ang kapatid ko at ang kanyang mami. We are so happy and so lucky to have you as our daughter-in-law, Claire. You make our son really happy. Thank you for being there for him. Sabi ng kanyang ina. Mahal ko si Martin. Being the lucky one is the other way around, I'm sure. So future Mrs. Francisco, magdadrive ba tayo? Hinila ako ni Martin sa baywang ko. Sure future husband, kahit saan, kasama mo ako. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Martin at Claire. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.